Ayaw huminto. Second operation tayo, mga kapuskis. Tawid lang ako. Ang layo ng tingin ko. Ito na pala doon ako nakatingin kay Kuya Pano. Huwag rin magalit yung mga pasahero kapag ano, bumababa sila dahil nga po safety din nila yung iniisip. Kapag na-accidente or naka-accidente ang driver, wala pong habol ang mga pasahero na na-accidente. Lalo na yung mga tumatakbo tulad nung sa kanina. Lisensya tayo, Bobby? O? Hindi, may lisensya po. Pabalala po doon na tayo. Ay, orang license ko. And kanina nga pala sa una nating video, yung sabi kong nakipagkwentuhan ako, sana panoorin nyo yung mga uploading natin para makasunod kayo sa mga kwento ko nga rin. So sa pangalawa nating video, ayun sa una nating video, ang sarap kakwentuhan ni Kuya na may dalang bata.
dahil nga na-appreciate niya yung pagbabago dito sa Divisoria, kasi hindi niya akalain, Recto, hindi niya akalain na magbabago nga po itong lugar na ito sa sobrang dami ng mga vendor din dati. Hindi rin natin matatawag na illegal yung mga vendor dito dati, dahil nga po hindi natin alam na usapin nga po dito. Lang ang aking mga idol na kapulisan, Dagupan Outpost MP Dos. Sana ma-accident dito. PSM Messer Jerry Tobera at ang mga kapulisan ng MP Dos. Salamat sa pag-maintain itong kaayusan, kalinisan dito sa Mayroon. Ito lang po, ito sakop nila Sir Jerry to eh. Iba-iba mga tao, tok-tok, e-trike, e-bike, e. Lahat naman e-joke lang. Hindi ako makadaan, may book. Video natin, may date po yan, mga ganap sa Maynila. At nakakalat naman po ang ating mga kapulisan to assist ang mga pumupunta po dito sa Divisoria Rector. Thank you.
ready to go. Kompleto po. Bago lisensya, bago registro. Bago rin yung permit. Ayos ah. Saloy na yung sasakyan, bago din eh. Bago. Very good eh, boss. Salamat po. Grabe, ang linis talaga dito sa Divisoria. Talagang kahit ako, tagal ko nang nagpo-vlog dito. Kapag pupunta ako dito, nakaka-fascinated talaga ako sa linis. Tsaka ganito. Divisoria. Eto. Eto, kay Pudi. Eto. Continue siya tayo mga kabungsis. Sa Mayora, kaya nga may kalinga, di ba? Iniintay kayo ron. Pumunta kayo, magpapermit kayo, tutulungan kayo. Kaso nakailapunta na sa mga lugar ninyo, wala namang hindi, daming kulang. Kaya nga City Hall, bukas naman. Apo. Monday to Friday, punta lang kayo doon. Ano din yung listahan ng requirements, i-comply nyo lang. Basta kompleto kayo, sabi ko nga sa inyo, masita namin kayo. Yung mga namin sa inyo eh. Esensya o RCR permit. Pagka-completo sa EBI, diba nagkaka-problema na tayo. Private yan. Diba? Pwede mo sa kay pamilya mo. Pero kung pamamasada mo, dapat ang kukunin mo for hire. Ibig sabihin, mag-enter kayo ng TODA. Para legal kayo makapagay. TODA po ba? Oo. Kasi kung isang kompleto po ako ng ano, Manila, ano yung hospital ng Manila po kasi doon. Wala namang problema, basta kompleto ka eh. Pinadala ko po yung anak. Lalo na yun, dala mo yung anak mo. Wala namang sisita sa'yo, lalo't kompleto ka. Pagka-kompleto at tandaan nyo, makapag-anak buhay kay Mayo. Diba? Mukha nito, nag-o-operation kami, lahat ng kolorong minuhuli namin. Kung kumpleto ka, di biyahe ka lang ng biyahe, pabor pa sa inyo. Bakit? Mahuhuli yung kolorong, di kayo nakakabiyahe kayo. Tatay Jo! Mga legal na naghahanap po. Tatay Jo! Sige, mag-comply ka ayos yung mga papeles mo. Parang ano, mahuhulog ako dito. Parang ma-accident. Pwede ko mahuhulog ako. Isang tanga ko lang. Ano na ako. And sabi nga ni Sir Christian, tama na sinabi ni Sir Christian, pabor pa nga sa kanila kapag ano, maayos yung kompleto sila ng documents. Dahil nga po, yung mga walang documents tulad ng mga pasaway, sila magtutuloy-tuloy silang magtrabaho. Oops. Tuloy-tuloy ang ano, pamamasada. Ang pala ni Kuya Bonong, yung senior niya. Ang pala ni Kuya Bonong, yung senior niya.
uniforme, pareho pala kay Francisco. Hindi, biniro niya. Ah. May pinido ako ito, siyempre. Ah, ayun. Kami natatawagan sa akin ng pangalan na. Puro palayo. Puro lokhat. Na natatawag. Ang lakad, matawag ng gusto. Ayaw matawag sa akin ng bus nun. Dalawa kami yan, ginagano kami. Tuloy ng bago sa akin. Marami nakakala nun, siya nag-yari sa kayo. Kaya ka, hindi nagbabago talaga si Yorok eh. Stop lang talaga tao namin. And proceed tayo dito. Grabe yung kanina, talagang humarurot. At eto, alam niyo mga kabungs, share ko lang ha, itong no parking clamping pong itong area na to. Naalala ko nang nag-uumpisa si Yormis ko kasi talagang mababalikan mo talaga yung lugar na to pag nakita mo eh. Dahil tatakis ko ito sa tingin ko eh. Para sa akin natatakis ko talaga itong lugar na to, lalo na itong divisory na to. Dati ang daming mga nagtitinda rin dito, ang hirap dumaan. Then may iba carpenter ngayon po, napakaluwag na ito kahit magano ka pa. Tumambling ka pa. Napakaluwag. Nagbabadyang umulan na naman na. Kaso nga lang po yung pamangkin na nagmamali. Continuation tayo na matay ang aking ano, camera. Driver niya, tayo masakit. Kaya pag nakita niya mamagal pa. Nakalabas po itong video natin lagi.
ano, nakalabas lagi video natin, ha? Tsaka wala tayong cut, mga kabungsis. Diretso lagi ang video natin. Pag namamatay lang ang aking camera, tsaka pag hindi na rin importante, yung tipong lakad-lakad lang rin. Ayan. Tapos si Rock Diary, diretso tayo. Alam niyo yan, mula noon hanggang ngayon. Hello! And updated yung video natin sa araw-araw. Kung di man na-upload ngayon na date, kinabukasan naman, tsaka may nakalagay na date din po. Oops, tatawid ako dito. January 21? June. Ay, June 21. Malapit na. Good to go. Okay po yung kay boss. Kompleto. Thank you, thank you. Kaya, sakin na tayo mga kabos. Tsaka baka umulan na naman. Baka umulan. And magbabalik ang Busilak's Diary.